Hi guys, welcome back to my channel. I'm Sweet Wazon, ang rampadorang una. Here I am again guys, sa parlor dahil pagugupitan ko si mother. So what's up guys? Kasi makulit na tong nanay ko, she's 94 years old. So, eto na. Ayaw niya magsuot ng mask. Istorbo daw sa kanyang ilong. Kaya ito guys, oh. Before and after guys, papakita ko sa inyo kung paano si mother. Yan, mabait siya ngayon. Guys, ang nanay ko, papagupit siya. Ayan, ang kanyang parlorista. Ayan, shoutout naman dyan sa parlor sa nagupit sa nanay ko. Ang pangalan? Ayesha po. Ayesha, si Ayesha. Ayan, mapait si nanay ngayon. Ayan, masunurin siya ngayon oh, habang ginugupitan. Minsan kasi reklamador yan eh. Makulit na kasi si mother. May peta, ano na siya. Oh, ayan. Kagalit na. Aray daw. Ayan. Before and after. Sige lang. Huwag ka magulat na. Huwag ka magulat. Okay lang yan siya. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Makiliti daw. Kiliti daw. Ayan. Ayan. Nainervious tuloy sa kanya ang kanyang ano, tagagupit. Punta kayo dito guys, ayan, ipopromote ko ang inyong parlor. Pasyal kayo dito sa parlor ni, ano ba pangalan ng parlor na to? Kay Gretchen. Ayan, dito ako nagpapa-pedicure kapag gusto ko magpalinis. Ayan. Ayan siya, mabait ngayon si mother. Ayan, nanay, oh, kaway ka nga nanay. Nay! Ayan. Ayan. Kasi ano na siya eh. Mainit na daw, puti na daw yung buhok niya, nagre-reklamo siya, piling niya bata pa siya. Yan ang aking nanay. Yan, 94 years old na siya guys. Ayan, swerte ako at hanggang ngayon malakas pa rin siya. Nakakapag-parlor pa. Hira na lang ngayon ang ganyang edad nagpa-parlor, di ba no? O, di ba? Kalimitan kasi nasa bahay na lang, nagkakasakit, hindi na makabangon. Yung mga bedridden na, diba? Pero si mother, malakas na malakas, nagsusumba pa yan. Ayan, nakanta pa yan, singer pa yan. Kaya pag may video okay, nasayaw yan. Ayan. Kaya, I'm lucky. Kaya, halaga namin yan si mother. Kasi pag may time ako, pinapasyal ko yan noon. Kaso nga lang, walang rampa ngayon kasi nga, bawal. So, ganyan lang muna siya guys. Mamaya, titingnan natin kung ano yung beauty ng aking nanay. Ito talaga ang original na pretty-pretty sa pamilya. Kanya kami nagmana lahat. Ah, di ba? Stand by guys! Ayan guys, oh, bongga si mother. Kasi barber style ang kanyang buhok. Pang teenager. Para namang ilang kahit limang buwan eh, hindi siya humaba agad. Ayan, nagre-reklamo kasi makiliti daw. O, diba? Mamaya, maganda na yan uli siya. Aso ko na pag nakikita niya maputi ang kanyang buhok, sabi niya, bakit ang tanda ko na? Sabi niya, bata pa ako ha, bakit maputi na yung buhok daw niya? O, diba? Di, parang di pa niya matanggap sa edad niyang 94 ay matanda na siya. Ayan. Oh, di ba? Yan na guys, oh. Ayan na, ang ganda-ganda na ng nanay ko, oh. Ayan. Gusto ng kanyang apo kasi lagi siyang maganda. Ayaw ng kanyang mga apo na hindi siya maganda. Kaya, pag mahaba ng buhok, dapat pwede na dala ko sa party. May allowance yan sa kanyang apo, pang pa-pretty-pretty lang. Ayan. Kaya nagagalit pag hindi maganda ang kanyang lola. May pa-blower pa. Ayan, oh. A day with my mother. Nagkaroon ako ng time ngayon guys na ipagawin ko sa parlor. A day with my mother. Kaya na. Kaya kayo guys, kung mayroon kayong mga nanay dyan, alagaan nyo nang mabuti kasi minsan lang sila mabuhay sa mundo. Kaya, madama na natin ang pagmamahal sa kanila guys. Kasi masarap mag-alaga ng nanay. Ayan, pag makita ko siyang maganda, parang feeling ko maganda na rin ako. Kasi sa kanya ako nagmana.
Oh, diba? Ayan na, pretty looks na si mother. A day with my mother. Ito na guys, oh, ayan, tapos na kayo pa parlor. We are na, a day with my mother at the parlor. Ayan, kaway, kaway, kaway. Bye-bye, naka, bye-bye, bye-bye. Okay. So guys, tinapot kami ng ulan. May reklamo ang nanay ko kasi nabasa na daw siya. Ayan, ang yun, yung inapot kami ng ulan. Pero okay lang yun guys, malapit na naman ang bahay namin. Ang lakas, grabe. Ayan, oh, ang lakas guys. Kailangan, nandito na kami guys. Ayan. A day with my mother. Guys, part 2 ng A Day with My Mother. Ayun, kahapon, di ba guys, dinala ko siya sa parlor. So, hindi namin natapos kahapon ang aming, ano, ang aming eksena. Kasi umulan. So, pinasok ko na siya muna. Pahinga na muna siya. Ngayon, day 2 na guys sa aking A Day with My Mother. Ngayon, dahil namamahalan ako doon sa parlor, 70 pesos. Ay, liliit lang naman ang kuko ni mother. Kaya hindi ko na siya pinapedicura doon. Sabi ko ako na lang, kayang-kaya ko na yan. Kasi meron naman yung cutter sa nipper sa bahay. Eto, ayan si mother. Ayan mother, oh. Ayan, hello ka dyan. Hello, yan ang nanay ko. Ayan, ito, oh. Tingnan mo guys, oh. Ang punat ng kanyang kuko, oh. Oh, pag ikaw pala ay 94 years old na, ang kuko mo pala ay tumitigas din. Ayan, oh. Hindi, parang hindi tabda na ng yung cutter. Nagtipid nga ako sa parlor, pero parang ako naman ang nahihirapan. Ayan. Kasi pag nandun yan sa parlor, pag ginalaw yung kanya ko po, ano, tingnan mo, ano, tingnan mo. Oh, tigas! Ayan. Ayan. Tigas? Ayan. 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 Nasugatan niya pa. Ayan. So, titipid ko. Naku. Ayan. Okay, guys. Taglit lang, guys, ha? Kasi ito, oh, talaga naman yun. Napakatigas ng kuko ni mother. Para siyang kailangan yata dito. Ay, flies. Flies na kailangan. Ang tigas. Ayun, hindi natabla ng nail cutter. Ayun, kaya napakaray kasi ang tigas nga naman, nahirapan ako. O, yan. Dito na muna yan, mamaya na ako. Gusto, dito pala sa pag-nail cutter. Ano yan? Kamay na ako. Kamay na ako na. Ayan. Tignan niya natin itong kamay. Ito na, kamay na nga muna. Kasi nga, antigas. Ayan, medyo malambot-lambot to. Ayan. Kaya naman lang si mother. Gusto niya lagi siyang maganda ng dalaga ng bata-bata. Ayan guys. Ma-update din to. Gusto na to. Mahilig dito sa accessories. Baka mayroon na mag-donate dito ng accessories. Na-appreciate niya yan. Lalo na yung mga magaganda at makukulay na ano at accessories. Gustong-gusto niya mag-donate yan guys. Kaya dyan sa mga friendship ko na nandyan sa ibang bansa, yung mga accessories niya dyan tinatago. Kaya pakitala ko yung pag-uwi niya ng Pinas. Kaya hindi niya na yung ginagamit dyan. Gusto mo sa yan eh, mother, tinan nyo guys, oh, tira mahilig siya sa ano, ayan o. Oh. Naiwan ko kung saan niya galing to. Ayan o, oh, tinan mo. Mahilig siya, oh, pati ba naman to tayo sa buong ginawa yung pulsero. Kasi mahilig siya sa accessories. Eh, hindi ko na siya binibigyan ng mga yung mga mamahalin guys kasi kung saan niyo na lang ngayon nilalagay. Alam niyo nung ano guys, alam niyo yung bago pa ako sa work ko, kung gaano ko mapasaya si mother. Alam niyo guys, ang una ko talagang binibili yung ano, mga accessories para sa kanya kasi gusto ko siya laging masaya. Pag nakita kasi siya mga magagandang mga accessories, ano, titingin-tingin lang yan siya. Eh, wala namang pambili. Ayan. Walang pambili kaya hanggang tingin lang siya. Kaya nung nagkaroon ako ng trabaho, ayan, nung una kong binili sa kanya yung mga accessories. Tapos nung binigyan ko siya, tuwa siya guys. Babaw lang kali kayo ng nanay ko. Mga pansi-pansi lang yun, mga chape. Pero sobrang saya niya na noon nung binigyan ko siya. Feeling niya, ano, yung dream come true yung pagkaroon, nagkaroon siya ng mga ganong mga magagandang bagay na para sa kanya ay nakakadagdag sa kanyang kagandahan.
para hindi na siya nagmukhang mambubukid nung araw. Eh syempre gusto ko din naman mabigyan si Mother ng ano, ng magandang buhay. Kaya sikap din naman ako para sa kanya. Lahat ng ginagawa ko nung unang guys, sa pagkatrabaho ko, gusto ko talaga maiyahan si Mother. Si Father, alam niyo yung tatay ko nung buhay pa, binayaran ko yung sapatos na makintab. Gusto niya ng sapatos na makintab. Kaya nakakita dun sa may palengke, kulay makintab, napadaan siya dun. Sabihin sa akin yung tatay, kung may nakita ko sapatos, kulay gray, makintab. Eh, ang tatay ko nun, nasa 60 years old. Imagine mo, so silver yung kulay na sapatos. Pero dahil masaya siya sa kulay gray na sapatos, binili ko siya. Ayan, binilad ko talaga siya. Guys, tinadya ko doon sa palengke sa Alabang. Kasi sa Alabang ako dati nakatira, guys. Ayan, sinadya ko doon sa palengke. Inanap ko talaga siya. Sinama ko doon tatay ko. Tapos ano, binili ko talaga yun, 250. Ang 250 noong 1995, napakamahal na noong 250, pero talagang binili ko siya, guys. Kasi sabi na tatay ko, gusto niya eh. Tapos ako noon kasi, para sa magulang ko, pag gusto nila, binibili ko, guys, kasi minsan lang sila sumaya. Kaya kahit wala akong pera, sige, go lang, ipangutang ko yan. Para lang makigay ko sa kanilang gusto. At syempre, lumaki na silang, tumanda na silang mahirap. Gusto ko din iparana sa kanila yung buhay na gusto nila. Kahit simple lang, pero masaya, di ba? Ganon ako papagmahal sa magulang. Hanggang sa namatay yung tatay ko, natuwa-tuwa siya, pinagmamalaki yung sapatos na kulay gray. Ayun, tuloy naalala ko tatay ko, guys! Kapayak tuloy ako sa sapatos na gray. Ang sapatos, di ba? Ayan. Ngayon, ang nanay ko naman, accessories ang gusto, guys. Gusto nito mga accessories. Kaya kung sino mayroon mga accessories dyan, ayan, matanda ng nanay ko. I-donate niya yung mga accessories dyan na nakatago, nakaimba. Kaya, kasi appreciate ng nanay ko yan. Yung mga hikaw niya, oh, tira. Uy, nasa lang hikaw niya? Isa, ba't isa na lang yan? Diyos ko, ayan. Picturean mo nga, ibibiguan mo si nanay. Ayan, ayun yung nanay ko, oh, tinan mo, oh, yan yung mga accessories niya. Yung hikaw niya, isa lang. Hikaw niya, isa. Oh, kaway-kaway ka lang, ay, dali. Okay. Ayan, a day with my mother. Papaliguan ko naman to. Ayan, ang nanay ko guys, pinapaliguan ko na yan. Hindi niya kaya maligo ng mag-isa lang. Ako lang pwede magpagpaligo niyan. Kaya kung isang linggo ko hindi siya magpaligo, isang linggo na yung salawa. Kasi tapos yung mapamangin ko. Nasa bubuta niya kasi, pero pag ako, okay lang siya. Ayan lang guys ha, a day with my mother. Ayan, share ko lang, ganun lang. Kasi mahal na mahal pa itong nanay ko. 94 years old na siya guys. Kaya sayang, sobrang lucky me for being here. Ayan. Hanggang ngayon, ayan, malakas pa. That's all guys! Abangan na naman ang next na video ko para sa episode 3 sa A Day with My Mother. Love you guys! Bye-bye! Mwah-mwah!